Welcome back to our channel. Nagbabalik muli si Kalidotik para sa ating tutorial about sa electronic. Hello guys, magandang araw sa atin lahat. Nagbabalik muli si Kalidotik. Ngayon po, meron po akong ituturo kung paano tayo mag-repair sa Sharp TV, Sharp Slim. Ang TV na ito guys ay inayos ko kahapon, naayos rin sa wakas. Ngayon po, dahil naayos na, ay ituturo ko po ito sa inyo kung paano po tayo mag-repair kung sakali na walang power ang TV. Oh guys, ang una natin gawin guys, halimbawa ang Sharp TV ay walang power. Ito po ang ating unahin guys sa kanyang AC cord. Resistance po natin at naka times 1K po tayo. Katulad sa rice cooker na aking na tutorial ay katulad din ito sa AC cord nating resistance. Halimbawa guys, na resistance natin ito AC cord, tapos gumalaw siya hanggang dito. Ang ibig sabihin guys na buo ang ating AC cord, buo ang ating switch sa power, buo ang fuse, buo ang ating primary section na walang shortage. Okay guys, umpisahan po natin kung paano tayo mag-resistance. Okay guys, ito. Pagkatapos guys, i-on switch ko ang power on. Ito guys, on, off, on. Yan po guys ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito guys ay buo ang ating AC cord, buo ang ating switch, buo ang ating fuse at sa kanyang primary. Ang ibig sabihin, napaisip natin na walang problema sa kanyang AC na section. Ngayon guys, punta naman tayo sa min filter capacitor mag diode test. Pero bago tayo mag diode test guys, ay i-voltage muna natin itong ating min filter capacitor at saka meron siyang naka-store na voltahe. Ito guys, meron siyang naka-store, dapat mawala po yan. Discharge muna natin gamit ang ating soldering iron. Ito po guys, saksakan po ito ng soldering iron. Ito ang ating discharge. Kasi kung meron dyan na mataas na voltahe, naka-store, maaari yan makasira sa ibang section kung magkadikit. Maaari mag-spark. Okay, tapos na guys. Ngayon, umpisahan natin ang pag-diode test. Ito guys. Ibig sabihin guys, pag meron siyang resistance, halimbawa ganyan, na gumalaw sa mataas, ibig sabihin high resistance at low resistance. Yan po guys, ibig sabihin good ang ating primary section na wala siyang shortage. Kapag meron siyang shortage dito guys, ibig sabihin sira ang ating regulator IC natin. Dahil okay naman ang kanyang dito, ngayon guys ay mag-diode test tayo sa mga pisa. Ito guys sa kanyang mga diode. Diode test po natin ito. Dapat wala siyang shortage. Kahit buo ang kanyang min filter capacitor, dapat makasigurado tayo na i-diode test rin natin dito guys sa kanyang mga diode at saka sinir. Ganyan. Mga ceramic, mga diode, electrolytic capacitor, ganatin, dapat wala siyang shortage. Pagkatapos, tingnan natin ang mga paa ng regulator IC. Kung wala ba siya nakahang, kung mayroon ba siyang loose connection. Yan po ang kadalasan na walang power. Ngayon guys, ay mag-voltage reading na po tayo para sa direct na pag-voltage check. Dito po tayo sa naka-range sa DC sa 1000. Isaksak po natin ang okay ito. Una guys, kapag mayroon dito na 300 volts,
min filter capacitor, ibig sabihin buo ang kanyang sa IC na patres sa IC dito, buo siya kasi nakakarating siya dito. Okay, try natin saksak, on natin, dapat meron siyang voltahe. Ayan guys, 300 volts, mga 299 volts. Ibig sabihin, buo ang kanyang, sa kanyang IC dito kasi nakarating siya, at buo rin ang ating primary section. Ngayon guys, doon naman tayo punta sa B plus 5 kung meron ba siyang nakarating na voltahe. Kapag meron siya dito sa B plus supply back na normal na voltahe, 125 volts, ibig sabihin guys, buo ang ating primary section, wala nang problema. Okay guys, yan po guys, kapag meron ng B plus na supply papunta ng flyback dito sa flyback, ibig sabihin buo ang kanyang primary section, magpa-power on na siya. Okay guys, hanggang dito na lang po ang aking tutorial. Kaya huwag po natin kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Dodotech.